ako ng amo. Siyempre, di ba ganun? Ayaw niya. Kasi one time, nag-ano ako, sir, mag-aaral ako ng caregiver. May pasalubong sa akin si, ano, si Mia. Tapos di, yung tan na yun, sabi niya sa akin, kung mag-apply ka ng caregiver, mas mahirap kaysa dito sa trabaho mo, pwede kang matulog, pwede kang magpahinga kung wala ng trabaho, sabi niya sa akin. Kung mag-caregiver ka, mahirap, wala talagang pahinga, sabi niya sa akin. Sabi ko sa isip ko, kahit walang pahinga, malaki naman ang sahod. Okay lang yun, di ba? Sabi ko sa isip ko. Tapos di, parang inaano niya ako, dinidiscourage na ako mag-apply sa iba o anong ba. Sabi ko sa kanila, pag ako tinupa, tingnan nyo, maraming amo, hindi lang kayo. Totoo. Lalo na marami na akong, ano, sa ano ko, passport, mga ilang kontrata nang natapos ko. Mm. O, di ba? Marami ka ng experience. Okay. Pag-agawan na ako nito ng employer, ako na lang mamimili, di ba? Anong gusto ko. Kasi wala naman akong bad record. Ako may bad record na... Kulay lang ng book, bad record? Wala naman yung sa iyo, sabi mong utang-utang sa public. Wala naman, hindi ko naman sila binigyan sakit ng ulo. Kulay lang yung sa book, bad record na sa kanila? Selos lang na nila, arte yan lang nila. Bakit wala naman sa kontrata na sabi doon na bawal magpaganda ang cheche? Di ba, wala naman wala, ang nagay? Wala yun. Bakit bawal ba sa'yo? Kapidyo pala ba? Bakit yung amo mong lalaki, pogi ba? Oh? Mm-hmm. Hindi naman. Oh. Okay lang naman. Hindi, mga alaga ko lang masyadong maano. Siguro nagsusumbusan na nahilig ka lang lang. Ano yung mga alaga mo, babae? Laki? Oh, bakit mga ingyan? Ewan ko sa kanila, siguro ayaw nila yung ano. Ayaw nilang maganda yung cheche? Oo. Oh. Sabi ko, isikot ko na ano yung boryom yung cheche sa'yo, iwanan kayo. Haba ng pasensya, kaya ng cheche sa inyo. Mm-hmm. Kasi kung ibang cheche yan, ako, iwanan kayo. 6 years, ha? Oo. Haba talaga ng pasensya. Biro ba naman? Sige, haba ng 6 years. Hanggang ano? Nung dati, kailala ko siguro mga 4 Sunday na ako. Ganun hindi na naglilinis ng bahay. Pabuli siya babasain. 4 weeks na ako hindi naglilinis ng bahay pag nag-o-op na ako. Pero pag uwi ako, naglilinis na ako. Yan, ginaraw ko. Sabi ko yung double pay na yun, pinasirapan ko, hindi niya ko bayaran. Grabe naman, walang double pay. Wala, tapos malaman naman ko bumili ng bagong iPhone. Magkano yung sa'yo, 170? 170 sa akin. 160. Tapos malalaman ko, nag-o-order yung mga anak sa ano, sa online. Taglilibo ba naman ng damit? Wala naman na tayong pakialam doon. Ang sa atin lang. Sa mura tayo ng maayos, di ba? Yun lang ano. Kaya ang ginagawa ko yung una, yung sila lumabas. Bahala kayo dyan. Ayusin yung higaan mo. Dati kasi parang nag-general cleaning din ako nun eh. Monday to Friday hanggang Sunday. Ganun ginagawa ko. Kasi katuwiran ko, lumalabas lang naman ako pag simba, yun lang naman. Wala naman ako ibang pupuntahan. Wala yung ano ha, hindi ako binabayaran no sa half day ko. Pagdating ng sahuran. Ako din eh. Lugi ka. Ako din eh, yung dating amo ko, putang ina yun, lalabas ako alas 11 na. Mag-plancha, maglinis, maghugas ng ano, magluto ng congee. Oh, congee ba naman natagal? Tapos, gising ko niyan alas 6, alas 5. Tapos, ang curfew ko alas 8. Oh? Mm-hmm. Ano? Walang bayad yun. Ilan na kailan taong ka doon? 1 taon at 6 na buwan. Now, na ano na ako eh, okay lang sa akin kung gano'ng karaming trabaho, basta wag yung araw-araw. Ay, masakit sa tenga yun. Ako, yung amo ko babae nung nag-lockdown, ang ingay sa bahay. So, ganito pala pag yung amo na hindi mo nakakasama lagi sa bahay, maano mo yung ugali. Alam mo, Te, yung mga Chinese talagang babae, hyper talaga sila. Ingay. Alam mo ba yung amo ko, yung past employer ko, nagsusuntukan sila mag-asawa. Nag-aaway sila, nagsisigawan, nagsasapukan, ewan. May stress ka na lang, yung baby, na stress na. Iyak, masakit pa lang sa tema. Ang ginagawa ng amo ko ba, yung umaakit na lang ng bundok araw-araw.
yayain ako. Eh, syempre, natitirang yung amo ko rin kahapon, umakyat ng bundok eh. Pag uwi, mainit. Tsura ko lang B&B pork. Pag uwi, mainit ang ulo. Sige. Ayun, nakakainis eh, no? Tapos ang nakakainis pa, yung tinuturuan ka, maya-maya ba? Yung parang, Ni-remind lagi. Tapos means, yung paparemind kay amo kasi si amo marunong mag-English yung lalaki, yung babae, hindi. Ang alam lang tomorrow, night time nilang alam. Yung paparemind sa amo mo lalaki, tapos